we need to show up to China na hindi tayo magpapabulit. The backwards from Manila that LA Kalayaan was water cannoned and rammed by a Chinese vessel. Dito pa lang nitong plan. Dito dadami na aaral na. Siyempre pinagalaman pa rin natin ng ating ano, freedom to broadcast dito. Masyado sing malayo yung daungan ng ano ng Felix Oka dahil masyado ang paborito si makalapit. So lilipat pa tayo ng isang smaller vessel dito Oka. Yun, ito na. Ito yung baterya natin. Buti naman nakarating dito sa Palawan. Nakalagay yung Gretchen mo. Do not touch. So meron tayo ditong power station na talagang nakasama dun sa Starlink natin. Alas 10 ng gabi nang simulan naming isakaya mga kahong ito sa fishing vessel na si ML Chawi dito sa San Fernando Port sa El Nido. Sa unay aakalain mo na para kami nagpupuslit ng mga kontrabando sa gitna ng gabi. Pero ang panangga ng aming grupo, hindi armas, kundi mga pasalubong at donasyon na kinalap mula sa mga nagmagandang loob sa kauna-unahang civilian resupply mission para sa mga Pilipinong sundalo at frontliners sa West Philippine Sea. Ito ang Christmas Convoy na binuo ng Atin Ito Movement, isang grupo ng mga NGO, environmentalists, at mangingisda. Paano may papasok dito yan? Natapon mo ba? Ayan, ayun, ayun. Ayun, ganoon lang pala. Mabigat ba? Salamat ah. Alam mo, loading pa lang ito. Loading pa lang ito at transfer pa lang ito. Eh, buhay na buhay ang bayanihan spirit dito. Dito pa lang eh. Di ba? Ayos mo. Ang dama ng mga kahon-kahon, tubig, pagkain, laruan, pati mga estatwa ng Belen na nakabalot, na tila naghahanap lamang ng sulok na kukup-kup. Mahigit 100 katao ang kinakailangan dalhin ng fishing vessel na ito patungo sa mas malaking barko na hindi makalapit sa daungan. Simpleng bangka lamang na inaasahan para sa mabigat na tungkulin. Alas 10:30 ng gabi, Sabado, lumarga na po kami mula sa pier ng El Nido patungo dun sa mothership. Kita niya sa likod ko yung pantalan ng El Nido. At yan yung bridge ng supply ship, yung LV Chawi. Kita naman ninyo, mala Christmas na rin yung dating. Oh yan ah. Miss Gretchen Ho, what are you doing? Ipapahinga lang ako. Nagsistargazing. Langit at dagat. Handa ka na ba? Sa gitna ng dagat, nagniningning ang MV Kapitan Felix Oka. Ang mga letrang nakasulat sa barko, AMOSUP o Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. 55 years old na ang barkong ito at kilala ng mga maritime student bilang training ship. Ngunit sa pagkakataong ito, aasahan ng MV Kapitan Felix Oka para sa mas mabigat na misyon, ang maglayag sa kalawakan ng West Philippine Sea, sakay ang kauna-unahang civilian-led resupply mission para sa mga frontline na tropa natin sa pinagtatalunang Spratly Island Group. Testing. Ito po si Gretchen Ho. Nagre-report po mula sa MV Kapitan Felix Oka. Ito po yung mothership ng ating Christmas convoy na lalakbay patungo sa West Philippine Sea para maghatid ng mga regalo sa ating mga kapatid sa
Spratly Islands. Ayun, meron lang nanonood. So, mukhang gumagana ang ating internet. Nandito pa rin naman tayo sa El Nido. Pero sinasamantala na natin yung pagkakataon na tayo ay makakapag-live broadcast dahil hindi natin sigurado kung magkakaroon pa tayo ng internet sa gitna ng dagat. Keep me! Good evening, ma'am. Ano po pangalan ninyo? Romy Concon, ma'am. Romy. O, kayo po ay ano dito? Second in command po ako. Second in command, oo. Matibay ba itong barko ninyo? Mag-survive to ng water cannon? Sa water cannon, survive to. Oo. Okay, lang sa Bangkaan, hindi nasusurvive. Pero pag tinabay mo to, dun sa Chinese militia vessel, mas malaki. Mas malaki to. Sa Chinese Coast Guard. May malaki ng konti. Pero kung sakasakali, boss, kung nag-water cannon yung China, anong protocol natin? Tago tayo muna. Pero meron naman dalang ano eh, crucifather, Father Robert Reyes. Lakas loob mang sumusuong sa dagat, hindi pa rin maiaalis ang pangamba ng mga volunteers at media men sa maaaring datnan sa West Philippine Sea. Kaya't tinadaan na lang namin ito sa biro. You know, ganito na yata, this is going to be our life for the next few years. No, they're claiming what they say they is theirs, we're claiming what we think is what is really ours. No, we're pushing for the 2016 arbitral tribunal ruling, but I think what's different here is that we're really pushing back. This time we're pushing back. And are you not worried about a stern response from Beijing this time around for the Christmas convoy? The Christmas convoy is not going to BRP Sierra Madre per se. You know, what they don't like is the Rorish mission. The Christmas convoy is not a Rory mission. And I'd like to thank the Ateneo Coalition for listening to the National Security Council. We prevailed upon them to visit other features in the West Philippine Sea. And, you know, bringing media to Lawak Island and Patag Island, you know, it also brings attention to other features. Yes. Enough so, media attention. So, bawal magdala ng construction materials. So, ito talaga, such a troublemaker. Ang pakay ng buong convoy, hindi naman maghanap ng gulo, kundi ipagtibay ang kalayaan ng mga Pilipino na maglayag sa ating sariling karagatan. Bilang pakiisa sa mga frontliner nating sundalo at fisherfolk, ay naisip ng Atin Ito Coalition na binubuo ng ilang civil society groups na magpadala ng kakaunting ikaliligaya ngayong Pasko, mula sa Noche Buena Pax hanggang sa Christmas decorations. Ribbon and then requisite 7 with a security and safety briefing. And then we'll announce tomorrow what the itinerary for the yung ating po mga cabin po, we have can accommodate all you guys. So maximize the cabin. So kasi we can accommodate 180. Mahigit po na 100 na sasakay dito sa MV Captain Felix Oka, composed of volunteers at pati miyembro ng media. At sabi nga siya, may kasya naman ng lahat. No? Kahit pwede lang kami o pinadala kami ng sleeping bags. Sa isang room, katulad dito, 6 na katao, malungog naman ang espasyo, mayroon pa tayong ano, mga lalagyanan, mayroon tayong table. At sapat naman yung ano, yung titirahan natin. Medyo malaki itong ano, nasakyan natin. At mukha naman matibay. Laban sa water cannon, mukha naman tayo abutin dito. Hello po. Ayan o, so maraming pa sikot-sikot. Ito po yung ano, kainan po. Dining room. Kayo po si? Ako po yung kasama ng teleskopa. Volunteer? Oo, hello. Ay, ano no, may ano, tagaluto? Diba? Meron po. Kasama ang tagaluto dito. Hindi kayo. Bakit taga-kain? Nadalo. O, diba? Laki ng ano, no? Laki ng ano, dining area niya. Tapos, Cancun's nga daw, magiging ulam namin for the next day sa lang problema yun. Kakailangan din natin ng mainit na tubig. Dito tayo pihingi at magpupunta. 24 hours bago makarating doon sa aming first destination, which is yung Ayuin. Mukhang papaya muna tayo. Tapos bukas ng umaga, 7 a.m. yung safety briefing kasama si Kapitan. Unang umaga sa MV Elibe Oka. Oh, ano? No. Mag-work out. Pa na ka pa ng gym? Muna natin almusal. Ha? Ano yan?
Ewan ko. Usal, usal. Set. Ha? Ba't di ka nakakinti? Ano yan? Ito ang ultimate pack. Ang aming pagkain dito sa ano, MB Philips Ola. Oka. Wala. Good morning, good morning. Tulog pa, tulog pa. Hindi, kasi kami natulog sa gabi. Ba't late ka natulog? Ano bang ginawa niyong ang gabi? Kwentuhan. Wala namang nangyayari. Like stargazing. Oh. Gumagalaw ko yung mga. Yung mga bituin. Asap ang tulog ko doon sa kama kahit na medyo mainit. Kasi lamigin ako. Kaya gusto ko yung temperature. Unang labas sa unang araw ng biyahe. Trick na tayo. Trick na araw. Morning. Morning, morning. Sa Christmas convoy na ito, hindi nag-iisa ang aming barko dahil kasabay namin sa paglalayag ang Philippine Coast Guard. Habang sasalubungin naman kami pabalik ng mahigit 30 fishing vessel sa gitna ng West Philippine Sea. Ang cargo vessel na si ML Chawi na siyang nagtransport sa amin papunta sa Felix Oka kasabay namin pero bubukod din at dadaan sa ibang ruta. Sinabi ni kay Mama, substitute lang na the band escorted tayo. Oh, oh, kasi ang siyempre yung safety namin, lahat. Ng grupo yung lahat yung barko. And po, yung tutusin nga yung isang boss ko ayaw niya na kami. Ayaw na tayo pupunta. Bakit daw? Eh, parang yano din. Kinakabahan din. Oh. Ayon sa aming kapitan na si George de la Cruz, ikitain namin ang dalawa pang Philippine Coast Guard vessel ng alas 4 ng hapon sa katimugang bahagi ng Cayumangi Bank. Yun nga lang, maaaring magkaroon ng challenge sa Sabina Shoal pagdating ng alas 9 ng gabi kung saan binulungan ng kapitan na marami naghihintay na Chinese vessel. Ang Sabina Shoal kasi, ang bukana papuntang Ayungin Shoal na kinalalagyan ng BRP Sierra Madre. Para sa kaligtasan ng lahat, napagdesisyonan kasama ng National Task Force on the West Philippine Sea na hindi nalalapit ang aming barko sa Sierra Madre at sisilip na lamang mula sa malayo. Pagkatapos, didiretso na sa Lawak at Patag Islands, dalawa sa features ng kalayaan group na pagdadalhan ng mga donasyon. Planchado na sana ang mga plano nang kami biglang makatanggap ng balita mula sa sat phone. We got reports from Manila, confirmed by the PCG vessel ni Chora Aquino that L.A. Kalayaan, the regular supply boat that is commissioned to supply the BRP Sierra Madre was water cannoned and rammed by a Chinese vessel. So that's already confirmed.